أرك بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أرك بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانصر على هام الربا وانصر على هام الربا أنوارا واجعله أنسك واجعله الأنثى تعرف بحب الله نفسك وارفع برادر ano yung ginawa mong kanina? Nagdua ka na nakataas ang inyong dalawang kamay pagkatapos mong magsala at saka hinaplos mo sa iyong mukha? Oh brother, ganun yung ginawa ko kanina kasi ganito yung nakikita ko na ginagawa ng marami. Bakit pala brother, may mali ba doon sa ginawa ko? Ganito yung kasi brother, ayon sa aking napag-aralan na ang pagduduan na nakataas ang dalawang kamay pagkatapos mong magsala ay isa ito sa mga uri na gawain bida'a. Ganun ba yun, brother? Hindi ko alam yun kasi eh. Ibig sabihin, pagkatapos natin magsala, hindi ba natin pwede itaas ang dalawa nating kamay habang nagdudua? Pero sabi ng iba, pinapayagan naman ito kapag magdua ka daw kasi ang pagdudua na nakataas ang kamay, isa ito sa palatandaan na ikaw ay humihiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit yung iba nakikita ko rin na itinataas ang kanilang kamay? Tama ka brother, ang pagdudua na nakataas ang iyong dalawang kamay ay pinapayagan naman sa ilang sitwasyon maliban lamang sa pagkatapos mo magsala. Dahil wala itong matibay na dalil. Sheikh, brother, malinaw na sa akin. Ang hatol ng pagdudua na nakataas ang dalawang kamay pagkatapos magsala ay ito ay isa sa mga uri ng gawaing bid'a. Ibig sabihin, wala pala itong basehan sa Quran at sa Kasunna. Pero ito ay pinapayagan naman tulad ng sabi mo kanina sa iilang sitwasyon maliban na lamang pagkatapos magsala. Halimbawa naman, brother, yung ginawa ko kanina, napansin mo siguro na hinaplos ko pa yung dalawa kong kamay sa aking mukha pagkatapos ko magdua. Ano naman ang hatol patungkol dito? Ito ba ay pinapayagan sa Islam? May matibay na basehan ba ito mula sa Quran at saka Sunna? Ang hatol naman brother sa paghaplos sa iyong dalawang kamay sa iyong mukha pagkatapos mo magdua ay isa rin ito sa mga gawaing bid'a. Ganun ba yun brother? Ganun pala ang hatol doon. Ibig sabihin, yung ginawa ko kanina na hinaplos ko yung kamay ko sa aking mukha pagkatapos magdua ay isa pala ito sa mga gawaing bid'a. Bali, ang gawain ba na ito, brother, ay dito lang ba sa pagsasala nagiging bida'a? Halimbawa, kapag nagdua ako na hindi dito sa pagsasala, kailangan ko bang ihaplos ang aking kamay sa aking mukha pagkatapos magdua? Kasi hindi ko naman ito ginagawa pagkatapos magsala. Ang paghaplos sa iyong dalawang kamay sa iyong mukha pagkatapos mo magdua, kahit sa ang sitwasyon, ay wala itong matibay na dalil sa Quran at Hadith. Ganun pala yung brother. Ibig sabihin, pag magdua ako, maging sa pagkatapos man ng sala o hindi sa sala, ito ay bid'a. Hindi pala ito pinapayagan ng Sharia. Wala pala itong matibay na dalil. Oo, ganun nga brother. Alhamdulillah brother, ngayon ay napakalinaw na na ang pagdudua na nakataas ang dalawang kamay pagkatapos ng sala, ito ay gawaing bid'a. Walang matibay na dalil. Ngunit kapag ito ay ginawa ko, nagdua ako na nakataas ang kamay na hindi sa pagsasala, halimbawa kapag ako ay humihiling sa Allah ng anumang kahilingan na hindi sa pagkatapos ng sala, ito ay pinapayagan. Pangalawa na malinaw na sa akin ngayon na ang paghaplos ng kamay sa mukha pagkatapos magdua kahit sa ang sitwasyon tulad ng sabi mo kanina ay ito ay isa sa mga uri ng gawaing bid'a. Kaya hindi ko pala dapat ito gawin. Ngayon, jazakallahu khairan jazaa ya brother. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi jami'an wa barakatuh. Alhamdulillah, nagpapasalamat ako sa aking butihin Sheikh, si Sheikh Ma'arij, dahil itinama niya ang aking pagkakamali, especially sa pagsasala. Especially sa mas'ala na ito na kung saan ang ating kamay ay itinataas natin ito habang tayo ay nagdudua pagkatapos ng sala. Ito pala ay isang gawaing bid'a.
pagpapaliwanag lang. Ngunit kapag tayo ay nagsagawa ng dua na nakataas ang dalawang kamay, liban sa pagkatapos ng sala, ito ay pinapayagan naman ayon sa ating mga ulama. Ngunit, ang paghaplos ng dalawang kamay sa mukha, pagkatapos ng magdua sa kahit anong sitwasyon, ito ay bid'ah. Wala itong matibay na basehan sa Quran at saka hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mimma yanbaghi ilmuhu anna ad-du'a ibadah. Alam natin na ang pagdudua, isa ito sa mga uri ng ibada. Isa ito sa mga gawaing ibada. Wa kullu ibadatin la naf'alaha illa bidalilin. Ngunit ang isang pagsamba, uri ng pagsamba ay hindi tayo pwedeng gumawa-gawa ng sarili nating desisyon, ng sarili nating batas, ng sarili nating gawain, maliban na lamang sa ito ay mayroong basehan o mayroong dalil sa banal na Quran at sa kasunda. Waqala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tabarak ar-Rahman, wa amma rafa'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yadayhi fi ad-du'a faqad ja'a fihi ahadithun katsiratun sahiha, wa amma masahahu al-wajha بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لكن لا تقوم بها حجة. Ang pagdudua, sabi ng Syekhul Islam Ibn Taymiyyah sa kanyang aklat, sa kanyang kitab na Majmu'ul Fatawa, pagdudua na nakataas ang kamay ay mayroon pa tayong matatagpuan na maraming dalil patungkol dito na ito ay pinapayagan. Ang exception dito ay maliban na lamang sa pagkatapos magsala dahil bid'a ang pagdudua na nakataas ang kamay. Pero maliban dito, ito ay pinapayagan. Wa amma masahul wajha biyadayhi falaysa anhu fi illa hadithun aw hadithan. Ngunit ang paghaplos naman ng dalawang kamay sa mukha pagkatapos magsagawa ng dua sa kahit anong sitwasyon, kahit sa ang kamagdua, ito ay gawaing bid'ah. Pagkatapos mang ito ng sala, kahit sa anong sitwasyon ka nagdudua, pagkain, pagtulog, na ihaplos mo pa ang iyong dalawang kamay sa mukha, wala itong matibay na dalil sa hadith, sa Quran at saka sunnah. Mayroon man sabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, dalawang hadith na nakapagtuturo na ito ay pinapayagan, ngunit la taqumu biha hujja. Hindi natin pwedeng panghawakan dahil ang hadith na ito, hadithan na ito, dalawang hadith na ito na nakapagtuturo na pinapayagan ang paghaplos ng dalawang kamay sa mukha, ang dalawang hadith na ito ay da'if. Kaya hindi natin pwedeng panghawakan o hindi natin pwedeng gawing basehan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.